mga natengge ng matagal sa bahay, kaya kahit city mag-iikot-ikot muna daw. May makikita niyong tumatambay dito sa Tipsy Pig pag Sunday morning. Tire pressure check. Ba't pala natin sinasabi ko parang nakalink lagi sa TikTok, putik. Nagbabawas, man. Ito pala lagi yung check pag lalabas kayo, lalo kung mag-ride kayo. Always check your tire pressure kung nasa tamang pressure, kasi malaking impact yan sa riding nyo, lalo na pag mag-ride kayo. And iangkop nyo yung tire pressure base dun sa magiging ruta nyo or sa magiging trail nyo, ganun. Siyempre pagka mag-street kayo, streety, ganyan, ang sabi ata, ang alam ko, mas matigas ata ang harap ay ang likod. Tama ba? Putik, nalimutan ko pigla. Sa akin, ginagawa ko kasi mas malambot ang harap kaysa sa likod. Yung likod ko talaga nagbabawas. May problema dito sa gulong ko na to. Ang last na pinahangi ko dito, 36. Ngayon, no, nasa 23. There is something wrong. Sa ginagawa ko naman, pagka twisties, ginagawa ko dito 30-30. Or 30 sa harap, 28 sa likod. Para mas kumapit yung gulong. So always check your tire pressure, guys. Pag lalabas kayo, uguliin nyo na yan. Kasi malaking bagay yan. Mahalaga yan. Mahalaga yan sa ride natin. So guys, pakitaan ko kayo ng clutchless shifting ng walang quick shifter. Kamay ko, ah. Dito lang yan. Di ko pipigayin to. Wait lang, daming coach. So makita nyo sa kanawang kamay ko, di ko pipigayin yung clutch niyan. Sabi ako, pag mag-shift na ako, and pakinggan nyo, ah, mag-shift na ako, ah, downshift. Kita nyo? Clutchless shifting. Actually, pwede naman talaga yun. Tinanong ko naman si Emong dun kung di ba nakakasira ng gearing yun. Sabi, hindi naman. Mas nakakatipid din sa clutch. Medyo critical nga lang siya gawin kasi pwede siyang mapunta sa neutral, eh. Kung hindi ka sanay or hindi mo magamit ng maayos or yung tinatawag na false neutral, which leads, baka dun masira yung gearbox mo or yung gears nung transmission. So if you're doing that at medyo sanay-sanay ka na, lalo na dito sa high power engines, na walang ano, ah, usually naman yung mga lumalabas na bago ngayon, yung mga high powered engines naman na lumalabas is may quick shifter na yan. So no, nothing to worry about that. Pero tulad dito sa mga lower models na hindi pa quick shifter and auto blip, pwede siyang gawin, pero at your own risk pa rin syempre. Huwag nyo gagawin sa mga di nyo motor yan, ha? Ginagawa ko to kasi sa motor ko to. Alright, ginagamit ko yun pagka high speed, kanyari expressway, para hindi na ako nag-shift. Pero pagka city, hindi ko masyado pina-practice kasi hindi naman kasi talaga siya design para dun, eh. Inano ko lang siya. Kaya testin-testin lang natin siya. And ito yung mga ayaw nating daan kasi wala tayong tapaloto. Ah. Shoutout sa mga dumadaan dito sa ano ba tawag dito? Kaingin Road. Ito, itong daan na to, di na to naayos. Shoutout for Parañaque government. Shoutout. Hindi naman tayo taga Parañaque, lakas natin yung magreklamo yan. Videos
si ate. Oh. Ate, videoan mo ako, teta, send mo sa akin, dali. Alright, so punta tayo ng VGC, Tipsy Pig. Pala doon. Okay na anam. Guys, I want to apologize pala kung di tayo masyado nakakapag-upload. Maraming factors eh, ba di tayo nakaka-upload. Number one, nag-uulan, so wala tayong makontent. I mean, di tayo makalabas. Number two, sobrang dami ginagawa sa office. Alam mo yun, kasi most of you naman alam, hindi naman tayo full-time vlogger, we have a day job. Sobrang ano kasi ngayon, hectic ng mga ginagawa sa office, tapos sabayan mo pa ng ulan, di ba? Although may mga bala naman tayo sa bahay, kaso bala, ano yun tawag dito, may mga videos pa tayo na hindi na-edit sa bahay, kaso alam mo yun, yun yan, sobrang busy. Kaya, sorry for that, babawi ako sa inyo guys talaga. Dapat nga ngayon, may ride kami to Clark, kaso nga, due to inclement weather, kahapon, hindi ganyan yan, kagabi. Sobrang lakas ng ulan, so they decided na huwag na ituloy. Pero may mga tumuloy yata ngayon eh, sila motonom. Eh ngayon, si Press, si Alex Wong, nag-aya na lang sa BGC, so doon na lang tayo punta. Shoutout, Empty Helmets. Kasi ba tayo mag wardrobe check ngayon? Ano pala? OOTD. OOTD nga tayo kami. So. Alright, so from the head, suot natin Empty Helmet Rapid A Pro. By the way, you can get this for 12,000 pesos to your nearest Empty Helmet shop or Empty Helmets dealer nationwide. Sa mga spider dealers, meron din yan since tie-up naman sila. Syempre suot natin ngayon yung bagong merch ng Miku Moto, which is yung Honk If You're Happy. So yan, may mga buong opisina kanina, hindi ko lang kung para sa akin yan ha. Pero yun yung nakasulat, lagay palabas ko dyan yung t-shirt natin. You can get this for, or you can get that for 999 yung long sleeve and 899 for the t-shirt. So alam mo yan, let's spread the good vibes on the road. Tapos suot natin shoes, Binkia, sinabili natin dun sa Makina Moto Show. Tapos Uniqlo pants. Bubusin na sila dahil masaya sila o dahil nangangamuti ako. Pero sarap ng weather oh. Di mainit. Di umuulan. Tamtaman lang. Lamig, ganun. Siyempre pala, shoutout sa atin yung gumawa ng ating merch. Si Sir Patrick of The Republic. Ever since super supportive sa atin yan. And shoutout din sa nanalo sa ating raffle ng ano, kasi diba nagpa-raffle ako before. Nagpa-survey ako anong magandang ilagay sa likod. So since di walang napili, nagpa-raffle pa rin tayo ng isa. So ang nanalo si
kulit oh, may hawak akong cellphone tapos ano na eh, di masuot eh. Tama nga. Sinecheck ko kasi yung pangalan nung nanalo, malilimutin nga kasi ako sa pangalan, di ba? Shoutout na lang kay Vincent Mendoza, yun. Siya yung nanalo ng ating Miko Moto shirt. Tapos si Tayan, yung dating nanalo, tsaka si Ronald De La Cruz. Shoutout sa inyo mga boys and girls. Ganda ng Bronco oh. Ford Bronco. Meron na pala dito sa Pinas niya. Ito ang mga bikes ng J-Dirt. So nandiyan si Philip, si Press Wong, Alexis nandiyan. Big Bike Medic, shout out. JC nandito. So let's see. Sino pa nandito? Ayan so. Basta, basta. Long time ah. Oo bro, long time. Sino sama mo? Mga Vespa Cool Boys. Vespa Cool Boys. Pero dalawa tayo Street Fighter. Ah, V2? V2. Oh. Kailan ba ito magkakaroon ng V2 na Street Fighter sa Pinas? Pag-amin... V2? V2 Street Fighter. I mean, pwede na siya mag-order o oh, na-stop. Ko-confirm ko kung alam. Pero alam ko meron eh. Alam ko meron tayo eh. Ko-confirm ko. Sige, kasi may marami nagtatanong eh. Kasi wala ba daw sila nakikita sa showroom? Ganun. So... Oh, sa showroom walang nandun. Kasi ito lang yung naka-display natin sa showroom. Alright. Pero yung mga ano bro, yung mga... Pwede na umorder if ever. Pwede. Pwedeng oh, pwede na. Pwede umorder. Then usually mag-ilan yung days na hihintayin. Yun, kailangan natin. I-confirm. Confirm. Okay. Si Boss Obsang. Okay, sige. Tanongin natin dyan. Oh guys, alam niya na. Bigay ng ano, ng date para boss, para sure. Oh, mamaya. Yeah, so sabi niya no, Enzo, 2 weeks lang daw. So, shout out kay Boss Omi. Oh. Ito kasi yung mga Vespa boys, mahilig ko sa ganitong look, yung Street Fighter na look. Oo. Oh. Dalhin ko nga. Ayun, kanina tinest ride nila. Diba? If hindi nila, pag di naman nila trip yung super aggressive ng V4, diba? So they have that option to... 70% road ka naman, tapos 30% track ka. So tingin ko, or 80% mas ginagamit mo sa core city use, road use, yung occasional out of town. Sobrang perfect yung V2. Mas ma-maximize nila itong V2. Ma-maximize nila yung V2. Yung power niyan, tamang-tama lang, hits the sweetest spot. Pag kailangan mo rin talaga ng power, andun din. Pwede bibigay niya rin sa'yo bro. Ilagay mo sa sport mode, bibigay niya rin talaga sa'yo yung power na hinahanap mo. Okay din talaga yung V2 na engine. Correct, correct. So if gusto nyo makita yung review natin dyan sa V2, labas ko na lang yung link dyan or yung page, yung ano natin dyan, yung video natin about the V2. The Street Fighter. Yeah, bro. Brother, good to see you. See you ulit, nice to see you. Ride tayo naman. Oo naman. PJ, nasa? Kaya na pa kayo? Beautiful Sunday, no? JC? Shoutout kay JC. Anong dala mo pala ngayon, bro? Ano, bro? Hindi kasi wala kapag motor eh. Oo, nag 4 wheels ako. Kasi maulan eh, no? Oo, baka mabutin tayo ng ulan. So, ano muna yung gagamitin? Saan? Pakita mo, bro. Ay! Sick, man. Hindi ka pala basta-basta, bro, eh. Hindi ko pinapalabas kasi na... Meron ako niyan. Pang ano lang natin. So yung M27 pala, ano lang yun? Front lang yun. Front lang yun. Grabe, solid. Ano ka pala, big time? Car guy talaga. Ha? Car guy talaga. Car guy, ano? Solid, no? Oo, may sabihin, totoo. May super legit. Totoo ba yun? Super legera? Oo. Pogi, ano? So ito yung mga makikita niyong kotse tsaka motor sa BGC. So di pa tayo nakamas. Pagka Sunday. So meron pa doon. Yan, may Dodge doon. Then ito. Yan, meron pa doon, no? Lamborghini, classic na Mercedes. Lamborghini, tsaka may R Silvia ata. Yan. Long time no BGC tayo, pare, no? Ito, Porsche. Yan. Yan, yung mga may...
sa akin yun. Hindi sa akin yun. Eh, makikita nyong tumatambay dito sa Tipsy Pig pag Sunday morning. Actually, yung isa nating, yung isang idol ko na nataga na maraming ganito, nandito sa Tipsy Pig. Hindi ko lang malapitan. Eh, nahiya ako eh. Si Raymond. Star 33. Oo. Nandyan siya, nandyan siya. Shoutout. Gusta, gusta. Shoutout Vespa. Ano yung group mo, brother? Vespa... Oh, Vespa Cool. Vespa Cool. Vespa Club Makati. Pero of course, Ducati Philippines. Shoutout. Alright, syempre, syempre. Kailan natin pwede matesting pala yung Desert X? Available na yung Desert X kahapon. Sinama na namin siya sa Ducati Manila test ride kahapon. So, uy! Starting today, starting yesterday, ang next na test ride natin, Alabang. So, expect yung Desert X na. Ayan, sige, sige. Testing natin yun doon. Testing nyo yun doon. Mag-enjoy kayo. And then, syempre yung V2 na Street Fighter. So, ito yung kay Marion, RSV4 2013. Nagbabalak sumali sa Jader. R90, MT07, Vespa. Ito yung bike natin. Tapos, si Ariel pala may gamit ito ngayon. So, shoutout kay Alexis, bike medic. Nagpalit na pala sila ng bike. So, I think, congratulations kay Ariel. Mukhang nabili na ata itong 10R. Siyempre, yung V4 ni Alex RC390. May nahuli na naman tayo dito magka-testing ng motor, oh. Ano naman yan, Pidge? Sold na, ha? Paisa, oh. Kaka-test rider na naman dito, ah. Oo, oh, shoutout brother. Saan kayo niyan? Ah, Moto World daw eh. Saan Moto World? Sa Uptown. Uptown. Ingat. Ingat, ah. Ingat. Ganda ng mga kotse, men, oh. Uy, gamit ni Justin Go Dodge. Vipa. Sir. Jader going to Motor World. Bogi, oh. Raymond R33. Justin go. Tsaka si ano, si Tin. Bogi. They see me rolling. Naka-rear set ka na pala? Oo. Sarap. Galing kay Alex. Oo. Magkano? Ganda, oh. Iba feeling, no? Ha? Iba feeling? Iba feeling nung naka-rear set? Wala na, no? Iba feeling nung naka-rear set? Mas mataas. Oo, no? Iba. Mga natengge ng matagal sa bahay, kaya kahit city, mag-iikot-ikot muna, no? SM Auto Market. Eh, sorry. Ito kami kung na-recognize yung place. So, ito yung silo or the
ano yung tawag dito? Tapos sa likod, Uptown Mall. Ito paligid dito, bar. Tapos ito, tapos may dinese dito. May bikes and coffee dun. Ayan.